Masap mga tol. Welcome to my channel, I Lubri Dead. Ngayon lang tayo naka-vlog tol kasi ngayon lang ako naka-time. Ngayon, mag-update ako ng aking set na dati na i-breeding, na-breeding pala. Yung dalawa na misana, yung last vlog ko na nag-breed tayo ng fighter at saka isang set ng Japanese Shamu cross sa dumpuguhan natin na red gold. Yung fighter natin na misana, pero yung Japanese Shamu natin na setting na glilim pa rin. Pero siguro mga 1 week na lang yung misana rin. Tsaka namisa na nga yung ating fighter, mga 4 days na. I-update ko lang kasi medyo hindi maganda. Yung isa, 4 lang ang napisa. Yung nagsisiyaw ang isa, 7 lang. At saka medyo okay naman. Pakita ko lang mamaya. At saka ngayon lang tayo kasi nakapag-time na mag-update ng ating mga breeding. Kasi ngayon lang nakatime, may trabaho din tayo. Wala rin tayong time minsan na mag-update ng ating mga alagang manok, mga oriental breed natin. At saka sa ngayon kasi medyo busy tayo sa trabaho. Makauwi din isang linggo, minsan nga hindi nga, dalawang linggo makauwi. Makita ko lang mamaya yung mga napisa natin at saka yung naglilim natin na Japanese Shamu na hindi pa namisa. At ito na tol, ang ating dumpuguhan na broadcap. Medyo nakalbo na nga kasi sa kanyang buni sa mukha. Kasi sa siguro sa pagkain na medyo yung pids nakadikit sa kanyang mukha, may nabuni siya. Kaya na medyo nakalbo siya oh. Yung broadcap natin na dumpuguhan. Ayan na tol, yung ating na set doon dati, yung dumpuguhan natin na red. At saka yung Japanese Shamu natin na yung pair niya, dito nga, naglilimlim pa. Hindi pa namisa, siguro mga 1 week na lang siguro, mamisa na rin to. Nalimlim niya is 11 na itlog nito eh. Yan na nga oh. Nalimlim na nga siya. Bali na yung ating Japanese Shamu na natin. Oh, may buni rin siya nga oh, kasi sa pakain to na no, at saka sa tempo din. Yan. Kunting hintay na lang, mamasa na rin ka. Ito, i-keep natin baka siguro. Ah. Hindi, kasi focus naman ako ngayon sa fighter. Kaya nga yung Shamu natin na pangkatay na lang pag may okasyon. At saka pang display sa yard. Ito yung konti na lang, mga 5 days. Siguro mamisa na rin to. Lagyan ko na to yung breeding pin natin. Hindi na mamintin. Maraming ano. Fighter natin na. At yan yun. Yung napisa natin na isa. Ang dalawang fighter. Dun sa kabilang kulungan kasi ito yung ating pisang fighter, yung Burmese Shamu natin na hen. Yun na yung mga kanyang napisang sisiyo. Medyo healthy din, 4 days pa lang, mag isang buwan to makikita na natin kung ano talaga yung itsura at saka anong medyo anong laki nila. Yan, healthy na din. Sana maganda na yung kanyang maganda rin yung paglaki nila kasi yung tempo ngayon umuulan. Ayan, mahirap kasi pag ang tempo pag hindi sumabay, maraming sakit din na dadapo sa kanila. Yan yung ating yan. Bu
tingnan, mabait yung kanyang mga ang kanyang nanay, hindi niya kinakaskas yung kanyang mga siso. Ito pala yung mga tol, ang kanyang broadjack natin na ginamit doon. Kaya puro talisayin. Kasi yung tatay nila parang kawayanin na talisay. Ito ay siyam black na tinabroadjack. Ang food name ito, siling. Yan. Sa 3.6 to na tinabroadjack. Sana maganda rin yung pagka laki nila. Tsaka sigurado yung mga anak niya, offspring. Siguro kamukha talaga ng tatay nila. Yan mga tolo. Sana maganda yung kanyang mga offspring at saka mag-click. Sana maganda yung resulta ng ating breeding. Mga tol, dagdag ko lang pala yung ating una na breeding nung dati. Yung nasa vlog ko din. Mga 2 months ago. Ito na yung mga nauna natin na na-breed. Ang kanyang mga tatay nito ay siling din, yung talisayan natin. Nasa 2 months inihap pa lang to, itong mga breeding natin ng mga fighter. Yan mga tol, dagdag ko lang to sa ating mga breeding, update natin na breeding. Yan, puro ano to, puro lalaki. Buti nga hindi sila naglalaban-laban. Nilagay ko lang dito sa ating na breeding pin. Kasi hindi maganda rin yung mga tiyempo ngayon kasi umuulan-ulan. Kanina nga umulan din. Buti nga ngayon wala na. Kaya naka-time tayo na mag-vlog. Baka maganda rin ang resulta nito. Una na breeding ko to. Naka-cross nito sa ating balasbas at saka sniper o Burmese balasbas natin na breed. Kaya puro na lang talisayin na puti. Sana maging maganda yung kanilang kalalabasan na breeding natin. Yung isa nga na nung mata niya eh. Ko alam kung bakit to na ano, hindi na wala namang sipon. Siguro sa chimpo din kasi mainit. Dito pa yung iba. Dito pa iba kasi na spirit ko kasi iba lumalaban kasi. Madalasan kasi pag mag-edad ng 2 buwan, maglalaban-laban na. Ito yung iba. Ito. Ayan yung iba, oh. Batang-bata pa, ano na, parang astig na talaga. Kala mo, parang astag na kong malaw eh. Ito, ito yung iba. Ayan. Pero yung iba natin, na offspring yung una, naibinta ko na rin yun. At nabili na rin ng ano, ng mabayar natin na iba. Yan na yung natira sa atin. Yan. Ay doon pa sa kabila kasi sinisipir ko pagkat ito'y lumalaban sila kasi nagpapalaking edad. Yan ang ating yard na tol. Yan tol, maba. Ito pa. Ito yung breeding na to. Siguro mga 4 months, magpo 4 months natin na breed na fighter. Update ko lang to mga tol. Yung una natin, yung una kong vlog na yung mga sisiw na yon. Mga 3 months ago siguro. Ito na yung mga breed natin. Yan. Saglit lang to. May mga fighter talaga to. Pure fighter. Kasi focus na ako ngayon sa fighter. Kasi sa ngayon marami ng palaban kasi sa amin dito. Ito next year. Pili na natin matest to. Saka mayroon na rin ako natest na mga una natin na breeding. Yung cruise shamo natin at saka mga Burmese na breed. Saka sa dami nila, hindi ko naman ano. Saka mga laban-laban ha. Mabas pa. Saka hindi pa natin naayos talaga yung ating mga mga tol, tinitira na yung isa, oh. Mga matapang na nga, oh. Magkakapatid din yan. Tinan mo mga tol. Mahirap pag puro fighter yung breed natin.
Tsaka ito pa yung mga kapatid nila, mga tol. Mga ano to? Mga hen nila na kapatid. Ito, apat lang. Kasi sinipirate ito kasi napalo nila yung inawa nila yung mga kapatid nila na maliliit. Mga matapang. Ayan. Yung breed natin na North Indian at saka sa American Hassle natin na breed. Ito na yun. Nasa mag 3 months old na ata to. Kalimutan ko na yung born nila. Pero nandun sa leaf natin. Mga gold. Kasi gold ang nanay nito. Ayan mga tol. Siguro mga next year din ito matis. Ayan. Matis din natin ito next year. Ayan. Pugi rin ang pugi rin siya. Oh. Bata pa pero astig na. Yan talaga pag mga fighter breed. Hindi mataan. Keep lang muna natin ito. Kasi palaban natin ito sa next year sigurado. Ayun nga tol, ating mga update sa ating mga breeding. Mayroon pa tayo na prepare na i-breed natin para sa Asian breed, December born at saka January. Ipapakita ko rin mga breeding natin na prepare para sa ating na fighter para sa Asian banded natin. At yung mga tol, thank you pala sa nagsusupport sa atin ng mga vlog natin, mga pag-shoutout. Nakalimutan ko na nga kung sino pa-shoutout doon. Hindi ko na nalista. Sa next vlog ko na lang kayo i-shoutout mga nagsusupport sa atin. Totally talaga mga taga-Iloilo nila, mga kaibigan natin na supporter. Thank you talaga. Tsaka good day sa inyo. At saka kung sino pa hindi nakasubscribe ng channel natin, please subscribe. YouTube Reader. And please click the notification bell. Thank you and good day.